My heart beats only for your glory. Amen. Grabe yung nandito ka. Yung mga nasa live, kahit nasa bahay kayo, you have opportunity to praise God in every place. At naniniwala ako, pag magpupuri sa Lord at aharap sa Kanya, naniniwala ako na lahat ng nagmamahal sa Kanya, karapat dapat na purihin siya. At naniniwala ako, lahat ng bagay sa mundo na meron ka ngayon ay for His glory. I know na kahit ngayon nanonood ka, kahit nanonood ka lang, lagyan mo na, nung ina-impress ng Lord sa buhay mo ngayon, express mo lang kapatid. Kasi habang nandyan ka sa bahay, yung mga taong nag-effort na nagpunta ngayon dito, iba yung nararamdaman pag nag-praise sa Lord eh. Iba yung nararamdaman pag alam mo kung sinong wino-worship mo. Alam mo kung bakit ka kumakanta. Alam mo kung bakit ka sumasayaw. Dahil naniniwala ako, umulan, umaraw, bumagyo, magpupuri tayo sa Diyos. Sa lahat ng panahon, magpupuri tayo sa Diyos. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo. Sundin ang loob mo. Iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Pantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Para sa amin, Panginoon.
life. Lord, maraming salamat dahil sa lahat ng panahon, sa bawat sitwasyon ng buhay namin, Diyos kasamin. Napakabuti mo, Lord, dahil hindi ka nagbabago. Kahit na kami paulit-ulit na nagbabago, bumabalik kami pero hindi ka nagbabago. Lord, maraming salamat dahil patuloy kang nagiging faithful sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord, dahil patuloy mong pinapatunayan na mahal mo ang bawat anak mo na naniniwala sa iyo. Lord, this day, this very day, naniniwala ang bawat isa sa amin na may nangyayari every time we worship you. Na merong lumalaban in spirit sa family na meron kami, sa generation na meron kami. Kaya Lord, patuloy mong pag-alabin yung puso ng bawat isa sa amin. Patuloy na mag-alab sa pag-worship sa'yo at hindi sa pagsuway. Maraming salamat sa araw na ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo para magsilbi, Panginoon, na isang meaningful na araw na wino-worship ka namin. Gusto ko lang declare it na si Lord hindi nagbabago. Amen. Na si Lord, hindi siya, never siyang nagbago ng pagtingin sa bawat isa sa atin. Kahit ano pa man yung nagawa. Declare it, di nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Lord, thank you so much for this day, for this wonderful day. Thank you for the gift of life. Thank you for everything, Lord. In Jesus' name. Diyos, makapangyarihan yan para magbago ka. You need to do something, build something new for the world. I'm not called by God to be saved. Lord, lagi po niyang nilirespect ang ating feeling. So this is all about restoration. It comes from within, not comes from the outside. So, at umasa po tayo na I know that this is a perfect time. Kaya, ang aking paalala, we have no right to question God. Magkaroon tayo ng excitement about His Word right now. Bigyan mo ng ngiti yung katabi mo. Sabi mo, magandang araw sa'yo. Now, sino po ang excited ngayon? Pwede po ba na maupo tayo sa presensya ng Diyos? Mga kasama, are you excited to worship God? Merong nangyayari sa loob natin na excitement kapag pinag-uusapan natin yung word ng Lord. No? Kaya po, dapat talaga may nangyayari talaga sa atin. Huwag kayong papayag that your attitude, your habit is still the same pag-uwi nyo po dito. No, pag-uwi nyo po sa inyo, rather, pagkagaling nyo po dito, meron po matinding magpagbabago sa atin. No? Kaya pakisabi sa katabi, makinig ka mabuti. Babaguhin ka ng Diyos. No, babaguhin ka ng Diyos. Ang pagbabago, mga kasama, hindi yung ano mo, yung kapwa mo. No, ang pagbabago, yung gusto ng Diyos sa akin. Kasi para maintindihan natin siya. At ang pagbabago mo, huwag mo i-depende rin sa katabi mo. Sa kasama mo sa cell group o doon sa mga nakakasama natin sa church, eh bakit si ganito? Ang tagal-tagal na. Bakit ganyan pa rin siya? So, di gayahin mo. Wala tayong ibang gagayahin kundi si Kristo. Tama po ba mga kasama? Tingnan niyo po itong verse na ito sapagkat ito pong si Jonah, hindi niya maintindihan ng Diyos. Hindi niya maintindihan yung pinagagawa ng Diyos sa kanya. Bagamat meron siyang information, but he don't understand God.
He don't understand his relationship with God. He don't understand his partnership with God. So, yun po yung nangyari kay Jonah. Kaya po, after po ng kanyang obedience, after po ng kanyang pagpipreach, after po ng pagbibigay warning niya sa Ninibe, ang Ninibe ay nagrepent sa Lord. Simula doon sa noble hanggang doon sa least. But yung reaction ni Jonah ay hindi connected, hindi aligned, hindi po siya kagaya nung sa Diyos. Kaya meron po siyang misunderstanding about God. So meron po siyang information, alam niya kung ano yung Diyos, pero yung understanding, kaya ganito po yung kanyang attitude. Verse 3 ng chapter 4, Jonah. Now Lord, take away my life, for it is better for me to die than to live. Parang nagtatantrum, parang nagpapa-cute na girlfriend sa boyfriend. Parang nagpapa-cute na wife kay husband. Ayoko na. Ayoko na mabuti. Ito yung si Jonah. Nagdi-dinars because hindi niya maintindihan yung relationship nila, hindi niya maintindihan yung partnership niya. Sabi niya, Lord, take my life. It is better for me to die than to live. Naranasan niyo ba makipagrelasyon kayo na gusto niyo na mamatay? Si MJ tumatawa, parang danas na. yung sobrang hirap mo, tapos parang gusto mong tapusin na yung buhay mo. Tama. So, hindi kasi magkaintindihan eh. Hindi naman nawawala ang pag-ibig, pero nawawala na yung understanding. Mahal mo eh, pero hindi mo na maintindihan, kaya mas mabuputi pa sa akin mamatay. Tingnan mo ang sagot ng Diyos na mapagmahal. Verse 4, sabi ng Lord, but the Lord replied, have you any right to be angry? Sabi ng Panginoon sa kanya, may karapatan ka bang magalit? Tinan mo yung katabi mo, may karapatan ba yan? Tayo kasi mahilig sa karapatan natin eh, di ba? Yung posisyon natin, karapatan natin. Mahilig tayo sa mga karapatan din. Sabi ni Lord, may karapatan ka ba talaga dyan? Karapatan ko magpahinga pag tulog. Oo, talaga? Parang baliktad, no? Karapatan ko magpahinga pag pagod. Karapatan ko matulog pag puyat. Ang dami mo karapatan. Hindi ba ako naiintindihan ni Pastor? Bago niyo po yan maging dialogue, naging dialogue na yan ni Lord. Doon po sa kay Jonah. Kaya, mga kasama, kapag ka po may problema sa unawa, there is no question about love. Kaya nga, pag tinanong ko kayo, mahal mo ba si Lord? Yes! Pero, ang problema natin, mga kasama, yung understanding. Kapag hindi mo naiintindihan na ang Panginoon mapagmahal, kapag hindi mo naiintindihan na ang Panginoon ay nagbibigay ng kaligtasan sa individual, sa pamilya, at saka sa bansa, sabi niya, may karapatan ka ba magalit? Tignan mo ang ginawa nitong si Jonah. Nileasan si Lord. Nag-walk out. Talagang nangutindi ang relasyon nilang dalawa, no? Sino dito yung naranasan mo ng walk out ka ng mahal mo? Nag-walk out. Jonah had gone out and sat down at a place east of the city there. There he made himself a shelter, sat in its shade, and waited to see what would happen to the city. So imagine mo, nagsasalita si Lord nilayasan. Bakit niya ginawa yon? Kasi nga, hindi niya maintindihan. Yes, mahal niya si Lord. Ang problema, yung understanding. There is no question about love. The question here is understanding. Kapag hindi mo na maintindihan yung pagagawa ng Lord, kapag hindi mo na maintindihan yung divine assignment mo sa Lord, magmamaktol ka talaga, mag-walk out ka talaga, lalayo ka talaga kay Lord. And then, pumunta siya doon sa isang lugar, tapos sabi, tingnan ko nga kung ano mangyayari. Nagtayo siya na isang shelter, tapos tinanong niya, ano kaya mangyayari? Gugunawin kaya? Abangan ang susunod na kabanata. So, ang ina-expect pa rin niya, yung Diyos, gugunawin.
hindi pa rin niya pinaniwalaan yung kanyang sinabi because there is no problem again doon sa relationship. Ang problem is understanding. So napakasalbahe ng mga taong ito, napakasama ng taong ito. Tingnan ko nga, tingnan ko nga, tingnan ko nga, nilayasan si Lord. But God is a gracious God. God is a loving God. Mga kasama, kahit na anong pagwawala ng tao, mahal ka pa rin ng Diyos. Kahit na anong paglayo mo sa Kanya, mahal ka pa rin ng Diyos. Kahit anong pagtalikod mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Tinan mo yung katabi mo, buti na lang nandito ka. Tinan mo, there he made himself a shelter, sat in its shade and waited to see what would happen to the city. Gumawa siya ng kanlong. Naglagay siya ng ano, yung makakapagpalilim sa kanya, pero napakatindi talaga ni Lord. Verse 6, then the Lord God provided a vine and made it grow up over Jonah to give shade for his head, to ease his discomfort. And Jonah was very happy about the vine. Grabe ang suyuan nila. Napaka-sweet. Nag-walk out na itong si Jonah pagkatapos gumawa ng sarili ng shade, pero si Lord nagpatubo ng puno at nagdulot ng lilim. Sabi niya, huwag yung ginawa mo, eto o ipaggagawa kita. Grabe si Lord. Mga kasama, yun yung miracle. Ang buto, yung binhi, kailangan ng panahon, kailangan ng oras para lumaki at magdulot ng lilim. Pero si Lord, instant. Only God can do beyond natural. Ang tawag dyan, miracle. Ang tawag dyan, supernatural. Sino dito excited? Supernatural, miracle working God na meron tayo. Is this available for you? Kung ano yung pangangailangan mo, yun ang alam ng Diyos at ibibigay niya sa'yo yun. Napaka-sweet ni Lord. And then, nung binigay yun sa kanya ni Lord, Jonah was very happy about the vine. Ay, ang saya-saya. Sabi mo sa katabi mo, ganun talaga pagka pusong mamon. No, tinitingnan lang yung pabor para sa kanya. Diyan ka lang nagiging masaya para sa sarili mo. Si Jonah, ganun na ganun eh, no? Kaya mga kasama, tingnan nyo po yung sumunod na verse. Verse 7. Noong pagdating ng verse 7, but at dawn, the next day, God provided a worm. Yun. Mga kasama, may uod. Nag-provide din si Lord ng uod, which chewed the vine so that it withered. Mga kasama, pinaranas nga yung lilim. At nung maghapon na yon, wow, ang lilim. Wow, ang lamig. Pero pagdating ng hapon, nagpadala ang Diyos ng mga uod. Pagkatapos, kinain yung puno at natuyo. Mga kasama, tandaan ninyo, kahit anong ganda na iyon nararanasan, huwag kang mag-settle dyan. Baka tinuturoan ka ng Lord sa magaganda mong nararanasan. At baka naman sa sobra mong ganda naranasan, na-overwhelm ka, eh huwag kang mag-alala, darating yung uod. Matutuyo din yan. So, titignan mo yung katabi mo, sabihin mo, talagang ang Diyos kayang gawin lahat. Alam mo ba na pag ikaw malakas, kaya kang pagkasakitin ng Diyos, tumawag ka lang. At kung ikaw naman ay malakas, or rather kung ikaw naman ay mahina, kaya kang pagalingin ng Lord, tumawag ka lang. Talagang kaya ng Diyos gawin lahat. Ang kailangan mo yung understanding. You need to align yourself with God. So kaya mga kasama, mahalaga po yan na meron tayo niyan. So verse 8, tinan nyo po, natuyo, when the sun rose, God provided a scorching east wind and the sun blazed on Jonah's head so that he grew faint. He wanted to die and said, it would better for me to die than to live. Grabe naman tong taong ito, lagi si kamatayan. Imagine, hindi niya kasi naiintindihan yung Diyos.
Hindi niya naiintindihan yung galawan ng Diyos. It is not the situation, but it is God Himself. So tandaan natin, pagka hindi maganda yung ating understanding, hindi rin maganda ang iyong attitude towards God. Nagagalit. So napakahalaga talaga na understanding God. So may mga sitwasyon sa buhay mo na talagang kapag hindi mo naiintindihan ng Diyos, madali kang magalit. Madali kang sumuko, madali kang umayaw. Pero tingnan nyo po itong verse 9. Sabi ng verse 9, "But God said to Jonah, 'Do you have the right to angry about the vine?'" No, imagine mo, dati kay Lord, ngayon sa vine. Lahat na lang pagagalitan mo if you don't understand God. Naranasan mo galit sa motor na ayaw mandar. Kung kailan ka nagmamadali. Sa kasama mo sa bahay na ang pagal maligo. Magcha-church pa naman kayo. Come on! Sa tricycle na walang trapal. Ang giyang kapag upo mo madumi, pwede kang magalit eh if you don't understand everything. But if you understand God, you understand everything. So, sabi ng Panginoon, "Do you have the right to angry the vine?" Mga kasama, marami talaga nakakagalit sa buhay mo. Yung asawa mo, yung anak mo, lahat talaga pwedeng makagalit yan if you don't understand God. Lahat talga aawayin mo, war freak ka talaga, bakit? You don't understand God. Pero nasa church ka, nagbabasa ka ng Bible, nagpe-pray ka, hindi garantiya nagpe-pray kayo everyday. Okay na ang personal relationship mo kay Lord. Pakitingnan mo yung katabi mo. Hindi pwede yung pagmalaki yun. Ang importante talaga, yung attitude mo. Baka ikaw pray ka ng pray, tapos pagka meron na kayo, sobra ka naman. Ba't ganyan ka? Ang grabe, ang natindi ng prayer mo, ha? Kasi pag hindi mo naintindihan ng Diyos, pwedeng kahit kanino magalit ka. Ang babaw. Si Jonah, bilang naman puno to, namatay-matay. Pero nung may lilim, masaya-masaya siya, wow, hallelujah, praise the Lord, ang lilim, ang lamig. Pero nung mamatay, bilang naman pupuno to, namatay-matay pa. Grabe talaga ang mga tao pagka hindi naintindihan ng Diyos. Mga kasama, mahalaga po na nandun tayo sa side ni Lord. Are you excited to be with the Lord? So, hindi natin dapat dito. Sabi niya, "Do you have right to be angry about the vine?" Mga kasama, huwag niyong iintindihin yung mga rights ninyo. May karapatan ka naman magalit eh. Bakit? Eh, dati nga naman kasi nililuman ka, namatay-matay. Sino dito yung ano? Yung dating pinapalo up ka, tapos tinigilan ka na magpalo up, tinuloy mo na mag-backslide. Kasi dati, pinapalo pa ako na hindi malang ako nakamusta ngayon. Wala na nakakaalala sa akin. Ang dami mo na talaga kakagalitan pag hindi mo naintindihan si Lord. Mga kasama, mahalaga talaga na meron tayong ganitong relasyon sa Kanya. So, ito yung attitude niya dahilan doon sa information na meron siya. Meron po siyang impormasyon, meron siyang pagkakilala sa Lord, pero wala sa doon sa side ni Lord. Alam niya na ang kanyang karelasyon, walang iba kundi ang Diyos, mapagmahal sa tao. Ang gusto ng kanyang Diyos, ang mga tao lahat ay maligtas, pero wala siya doon. Pero tingnan niyo po yung statement nito pong si Jonah pagdating dito, verse 4, Chapter 1. Tingnan natin ito, mga kasama. Tingnan natin. Ganda nitong verse na ito. "But Jonah was greatly displeased and become angry." Bakit? Nag-repent yung mga tao. Bakit? Nag-preach siya. Yun kasi yung purpose ni Lord. Mag-preach siya at mag-repent ang mga tao. So that is God's intention. So dapat si Jonah masaya doon sa intention ng Diyos. Na ako, ginamit ng Panginoon, yung bansa magbabago, dapat maging masaya ako. The problem is, not the love, but understanding. So, tingnan nyo ang verse 2. Sabi ng verse 2, ang ganda ng verse na yan,
He prayed to the Lord, "O Lord, this is not what I said when I was still at home." Nung nasa bahay pa siya, nung nasa lugar pa niya, ito na nga ba ang sinasabi ko? Kaya ayaw kong sumunod. Kasi Panginoon, kilala kita eh. That is why I was so quick to flee to Tarsus. I knew that you are gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love. So God, who relent from sending calamity. So ang gusto pala ni Jonah, pag nagkasala ang tao, tepok agad. Sino dito kung gusto nyo ka-churchmate si Jonah? Ka-cell group si Jonah. Masyadong judgmental. So, alam niya, tandaan nyo mga kasama, alam niya kung ano yung Diyos. Pero itong si Jonah, he was soulless Christian. Soulless prophet. Nag-ooperate siya sa kanyang intellect, nag-ooperate siya sa kanyang emotion, nag-ooperate siya sa kanyang self-will. May alam patungkol sa Diyos, may nararamdaman patungkol sa Diyos, pero sinusunod sarili. Come on! Sino dito yung marami ka lang alam patungkol sa Diyos? Hindi garantiya na may alam ka, hindi garantiya na nagbabasa ka ng Bible, hindi garantiya na nagpray. But hindi ko sinasabing huwag ka magbasa, hindi ko sinasabing huwag ka magpray. Pero sinasabi ko sa'yo, huwag ka magagalitin. Ay kami, Christian family kami, kung mag-aasaran, di wala ta. Ah. Lagi kami nagpe-pray, lagi kami nagpa-family, di mo, abay, pambira, pag nag-aasaran. Di mo alam kung sinong tatay eh. Di mo rin alam kung sinong nanay, tsaka kung sinong anak. Pero, devotedly, ginagawa yung mga ganong bagay. Hindi na nababantayan yung spirit. Hello? Sabi ng Bible, di ba, honor your parents. And honor your parents is not one-time event. It must be a lifestyle. Yes. Hindi porke pag nabili mo naman minsan yan, pwede mo nang pagtawanan the rest of your life or his life. Baka nakakalimot tayo, mga kasama, sa mga bagay na ito. So talagang dapat maintindihan natin kung sino ang Diyos at samahan natin ang Diyos doon sa pag-uugali na gusto niya sa atin. Kasi ang ating connection sa Diyos, relasyon. Tinan mo yung katabi mo, karelasyon mo ba ang Diyos? So, parang ayaw tumingin. Parang ako ang topic ngayon. So mga kasama, you need to be on guard. You need to be on guard. Our obedience to God is based on your understanding of Him. Yes, mahal mo ang Diyos, walang question yon. Ginagawa mo mga bagay na itinuro sa atin, naging lifestyle na natin yon, pero baka naman hindi na nangyayari sa ating buhay ang mga bagay na ito. Nagiging soulless na tayo at nag-ooperate na tayo sa intellect, nag-ooperate na tayo sa ating emotion, and then nag-ooperate na tayo sa ating self-will. Our God, according to that verse, number one is gracious. Our God is gracious. Mapagbiyaya. And then yung biyaya na yun, it is all about His divine grace. It is unmerited favor. So mga kasama, the God that we have is a gracious God. Mga kasama, pag sinabing gracious, yan po ay laging pasensya, mahaba ang kanyang pagpapatawad. Lagi siyang nagpo-provide. Pag sinabing gracious, so meron po siyang bagay sa buhay natin na dapat nararanasan din natin. Yung dapat ganun din po tayo. Maging mahabagin din po tayo. Yung buhay po natin punong-puno ng biyaya. You know, in Greek, the grace, galing po yan doon sa salitang grace.
Ang ibig po sabihin ng gracious came from the word grace. And grace is all about beauty. Grace is all about attractiveness. So our God is a gracious God. Meron siyang beauty, meron siyang attractiveness. Tinan mo yan yung katabi mo, meron ba siyang beauty? Baka naman may kasamang beast. Meron nga siyang beauty, pero meron ding beast. Si Jonah, may beauty siya, meron ding beast. Madali siyang magalit. Nagalit sa Diyos, nagalit sa vine. So if you are with God, if you understand God, tayo rin magiging gracious. Yan po yung bagay na talagang dapat na na-exercise natin. May kahabagan tayo, may biyaya tayo sa ating kapwa. Hindi, ano ba naman? Tagal-tagal to. Napaka-slow mo. Lagi ka nalang late. Alam nyo, talagang biyaya. Kaya tayo nabubuhay dahil sa biyaya. Bakit pagpabor sa'yo, ang dali-dali mong kunin, pero pag para sa iba, ang hirap-hirap mong ibigay. Come on! Lord, mahabag ka sa akin. Sabi ni Lord, mahabag ka rin sa iba. Ba't lang sa iba ang lupit mo? Na late lang ng konti, grabe kang... Aba, tagal-tagal ah. Mga kasama, sino dito yung nakaka-relate? There is no question about love. But the problem is understanding. Mahal mo si Lord? Siyempre! Galit nga lang ako. Hindi ko mahal mo talaga si Lord. Dapat gracious ka pa rin. Hindi pa rin nagmamanifest yung anger. Yan talaga pinag-aaralan ko. Sabi ko, Lord, you are gracious. Kaya Lord, pinapractice ko yan. Pinapractice ko sa buhay ko yan talaga. Yung pagiging mapagbiyaya. Maging mapagbiyaya. Mga kasama, ako, ugali ko na po talaga yung ano, yung laging nagbibigay. Yan, kasama po yung pagiging generous dyan eh. Sa gracious na yan eh. Kaya, mga kasama, galing sa Diyos lahat yan. Hindi akin yan. Hindi akin yan. Mga kasama, hindi akin yan. Galing sa Diyos yan. Ako, maramot ako dati. Maramot ako. Hindi ako yun. Pero dahilan sa Diyos, naging mapagbiyaya ako. Naging yung mga tao sa paligiran ko, kung ano yung pangangailangan, gusto kong mapunan sa abot ng hindi ko kaya. At sa abot ng hindi ko kaya, si Lord na yon. So mga kasama, bigyan niya natin ng the best clap si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, maging gracious ka rin. No, hindi na. Lord, ikaw kasi yan eh, hindi ako. Hindi eh. Kaya nga namatay si Kristo sa atin eh. Tama po ba mga kasama? Para maging gracious ka rin. Kaya mga kasama, talagang ikaw ay gagamitin ng Panginoon. And then, hindi lang gracious, compassionate. We have a compassionate God. Mahabaging Diyos. No, kapag ka pinag-usapan dito yung mahabagin, yung compassionate, full of mercy. Full of mercy. Kaya nga sabi ko, ako talaga tuwan-tuwa ako kasi napangasawa ko si Tess. Kaya ako everyday napopromote ako because I passed the test. Pero I encourage you sa mga lalaki, mag-asawa kayo ng mercy. Para ang buhay mo full of mercy. Hindi full of test. Full of mercy. Nag-enjoy mo ba kayo sa presence ng Lord? So ang buhay mo talaga, dapat compassionate talaga tayo eh. May kahabagan talaga tayo. Pag nakita mo yung kapwa mo na nalulunod sa pagkakamali, yung kapwa mo mayroong pagkakamali, ikukorek natin yan. Tutulungan natin yan. Huwag natin yung ilulubog. Huwag natin yung isusubsob. At pag nakasubsob na, huwag mo nang tatapakan. So dapat talaga pinopromote natin yung mga tao. Hindi natin ginagamit.
Mahabag ka sa tao na hindi nagagawa ang gustong ipagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya ako, maiirita kayo pag kasama niyo ako. Lagi ang sinasabi ko, oh, kumusta na ang iyong pagmamahal sa Diyos? Kumusta na ang pagsunod mo sa Diyos? Kumusta na yung business ni Lord? Lagi yun ang sinasabi ko, kasi nahahabag ako sa mga tao na nagtatagumpay sa mundong ito pero hindi nagagawa ang pinagagawa ng Diyos. Kaya tandaan nyo mga kasama, baka akala mo tagumpay na yun, uy, may lilim ako, huwag ka magalala, may uod din. Para paalalahanan ka ng Diyos. So mga kasama, talagang matindi yung compassionate. Sabi ng Diyos, tingnan mo yung kapwa natin. Huwag mo yung iyong kalalagayan, huwag yung iyong sitwasyon, yung kapwa natin. At sino yung kapwa natin? Ang kapwa natin, yung kasama natin sa bahay. Alam nyo ang problema? Kapag ka over-familiar na sa bahay, diyan mo makikita talaga yung over-familiar sa bahay. Simple, makikita mo yung attitude nila talaga kung talaga makalangit yan pag maliligo. Yan, diyan mo makikita. Pagkakain. Pangatlo, pag maghuhugas na ng pinggan. Diyan talaga, maglalabasan talaga yung mga beast. Hindi mo makita ang beauty nila. Mga kasama, hindi sa labas, hindi dito. Doon sa bahay mo, doon makikita kung totoong anak kayo ni Lord. Diyan talaga. Kaya yung compassionate, hindi mo, kasi ito pwedeng ma-practice sa ibang tao kung sa kapamilya mo, hindi mo nagagawa. Pambira, napaka-compassionate mo sa iba, sa nanay mo, hindi. Napaka-compassionate mo sa kapatid, sa ibang tao, pero sa kapatid mo, hindi. Isa kang malaking ipokrito. Hindi ka totoo. Mga kasama, kaya po ako, ang lagi kong kasama, yung aking asawa. Ang gusto ko laging kasama, yung aking anak. Kasi madaling kasama yung hindi ka pinagagalitan, hindi ka ikinukorek, hindi ka nire-review, kung lagi kang boss, oh, ito. Madaling kasama, ang hirap kasama nung kinukorek ka, ano? Pero kung may compassion tayo sa tao, hindi natin sila itotolerate sa mga bagay na mali nila. Hindi natin sila pababayaan na ikapapahamak nila ang mga bagay na ito. Sino po dito yung excited ka that we have a gracious God? We have a compassionate God. Ito pa, slow to anger. Yan ang pinakamagandang maging slow ka. Sa lahat ng bagay, huwag ka maging slow, pero sa anger, diyan ka maging slow. Huwag ka magiging fast diyan. Dapat slow. Slow to anger. We have a God who is slow to anger. Kaya mga kasama, huwag niyong ikukundina ang inyong sarili. Hindi ka lang nakapag-devotion, no, maiimpyerno na ako. Huwag ganun. Yung late ka lang, hindi na ako aatin kasi late ako. Hindi. Ang Diyos talaga, hindi talaga siya magagalitin. So, meron po siyang long patience. Meron po siyang forbearance at saka perseverance na makukuha natin yan sa fruit of the Holy Spirit. So, kaya talaga, slow to anger. Kaya mga kasama, hindi ka magagalitin. Sabi mo sa katabi mo, kung tagalangit ka, kung may relasyon ka sa Diyos. Kung naiintindihan mo ang Diyos, slow ka dapat. Saan? Anger. Yan, talaga yun. Ang tagal mong hinintay. Pagdating niya, as usual naman eh. Kaya lang slow to anger. Yung mga magagalit ka na dapat, karapatan mo na magalit eh. Pero, bibilang ka muna isa, dalawa, tatlo, bago ka magalit. Magagalit ba ako? Ano mapapakinabangan ko rito pag nagalit ako? Tayo kasi masyado mga hot temper. So, pero ang Diyos, slow to anger. Kaya pag nagkamali ka, hindi ka agad yung parurusahan. Kaya nga, tayo nag-i-enjoy sa mali eh. Bakit? Ay, parang ang sarap. Ikukondisyon tayo niyan. Hindi naman nagagalit si Lord. Tsaka okay lang naman kay Pastor. Eh, kasi sa akin, ba't ako magagalit kung sino nga slow to anger eh? Bakit ako magpapanggap na parang Diyos sa buhay mo? Buntot mo, hila mo. Kaya lang, the more na lumalalim ka sa pagsuway, the more mong ibinabaon ang sarili mo. So, ang sunod, abounding in love. Ito yung hindi maubos na pag-ibig. Alam nyo, pag ganyan naranasan ng mga tao sa kapaligiran mo, yung hindi maubos na pag-ibig, mga kasama, hindi yan lalayo sa'yo.
No, at yan yung ano, hindi talaga naiintindihan ng iba. Kaya tayo na andito dahil sa mahal tayo ng Lord at mahal natin ang Lord. Hindi mo kinakailangan maging perpekto kapagkat ang Diyos ay mapagbiyaya. Ang Diyos ay compassionate. Ang Diyos ay slow to anger. Ang Diyos ay abounding in love. Ang tindi ng Diyos na meron tayo, tama? And a God who relent from sending calamity. So, hindi talaga nagpaparusa ang Diyos. Kaya nangyayari ang mga bagay nito sa kapalpakan ng tao. Kaya kung bakit nagbabaha ang maraming area ngayon, hindi dahil lang sa malupit ang Diyos. Dahil lang sa iyon ang ginawa ng tao. Kaya meron pong ano, kaya kung meron pong global warming, so it is not because of God. Sometimes it is human man-made and the human error. No, yung pagkakamali po ng mga tao dahil lang sa sinisira nila yung kalikasan. But I tell you need to understand God for this. Kailangan nating maintindihan ng Diyos na ito at magkaroon din tayo nitong unending love. He is the source of unconditional love. So don't be selfish. Don't be selfish. You will become selfish if you don't want to live and to see the effect of God's love in our life. Kaya yung pong ginagawa po natin, mga kasama, yung ginagawa natin ngayon, epekto lang po ng pag-ibig ng Diyos yan sa atin. Kung bakit tayo gracious? Because our God is gracious. Kung bakit tayo compassionate? Because our God is compassionate God. Why we are slow to anger? Because our God is slow to anger. Why we have abounding in love? Why we need to be abound in love? Because our God is abounding in love. A God who relents from sending calamity. Yan yung Diyos na meron tayo. Kaya kapag may pinagdadaanan tayo, huwag niyo sabihin, pinarurusahan tayo ng Diyos. No. Kung meron kang karamdaman, kung meron kang pinagdadaanan, kung meron kang problema, kung meron hindi maganda sa buhay mo, hindi ka pinarurusahan ng Diyos. Mga kasama, nagpapakilala lang siya sa iyo na siya ang makapangyarihan Diyos. Kaya mga kapatid, ang paalala sa atin ay ang verse 10. Tingnan niyo ang sinabi ng verse 10. Jonah chapter 4, verse 10. But the Lord said, you have been concerned about this vine. So ano ang concern ni Jonah? It is not the people. It is not God. It is now the vine. What is the problem? Not the love, but understanding. So, but sabi niya, you have been concerned about this vine. Though you did not tend it or make it grow, it sprang up overnight and died overnight. So si Lord lang ang makagagawa ng ganong milagro. Ay, meron din pala sa Singapore. Oh, meron ganon sa Singapore. Matitindi ang technology nila doon, yung equipment nila. Oh, kung magtanim sila ng puno doon, malaki na. Oh, dito sa isang lugar na ito, no, pagtulog mo, walang puno. Paggising mo, bukas, may puno na. Ganon po katindi sa Singapore. No, it sprang up. Ito naman kasi pinatubo eh. Si Lord mismo yung nagpatubo overnight and namatay din overnight. So sabi, anong concern mo dyan? Ikaw ba yung nagpatubo niyan? Ikaw ba yung Sabi ni Lord, tingnan yung verse 11. But Nineveh has more than 120,000 people who cannot tell their right hand from their left, and many cattle as well. Should I not be concerned about that great city? So ang concern ni Lord is all about life. It is all about family. It's all about nation. So mga kasama, yun po yung buhay na dapat meron din tayo. We need to concern. We need to have a concern about life, about family, and about nation. So, yung pamilya natin, yung buhay ko, yung pamilya natin at ang bansang Pilipinas. Pero ang prototype natin to minister to our nation is our family. Yung pamilya natin, mga kasama. Yung pamilya natin. Kaya, yung resulta nito sa buhay natin. So, you need to be gracious. Sa buhay natin, balikan natin ang mga bagay nito. Bakit? Yung understanding is very important. So, mga kasama, sino dito yung excited ka na yung katangian ng Diyos magiging katangian natin?
Hindi yun yung dahilan para lumayo tayo sa Diyos at mainis tayo sa Diyos at kagaya ni Jonah, patayin mo na lang ako. Ayoko nakikita nagbabago ang buhay, ayoko nakikita yung pamilya na ayos, ayoko nakikita ang bansa, patayin mo na lang ako. Kung gusto mo, ikaw na lang. Hindi ganun ang Diyos eh. Mga kasama, gagamitin ka ng Diyos sa kanyang kalooban, sa kanyang pamamaraan. Kaya dapat hindi po tayo nag-ooperate sa ating intellect, hindi po tayo nag-ooperate sa ating emotion, hindi rin tayo nag-ooperate sa human will. Lagi pong God's will. When God said, it must be done. No, yun po yung gusto sabihin sa atin ng Panginoon. Kaya ho, ang gusto ng Diyos na maintindihan natin dito, sa kanyang sinabi, doon po sa pagkakataon sa Matthew chapter 16, yung pong pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung po yung mahalagang meron po tayo. Huwag po natin pangungunahan ng Diyos. Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, yun po yung ating sundin. Yun po yung ating ipamuhay. Tandaan nyo po, lahat po ng bagay nakakonekta sa pagsunod sa Diyos. At hindi nyo masusunod ang kalooban ng Diyos kung hindi mo siya naiintindihan. Kung hindi mo siya naiintindihan. In the book of Matthew chapter 16, ito po yung kwento po ni Jesus about Peter. And then si Peter, sabi ni Peter, dyan sa 16, sabi niya, tinatanong kung sino si Jesus. Sabi ni Peter, ikaw yung ano? Ikaw yung Diyos. No, Simon Peter answered, you are Christ, the Son of the Living God. Siya yan. Yan yung same chapter na sinabi dito. Pero kapag bababa tayo sa bandang, sabi ng verse 6:17, tinan nyo yung verse 17. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah. For this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. At because of this revelation from heaven, ang sabi ng ni Jesus kay Peter, verse 18, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. So mga kasama, ang tindi na ng credibility, ang tindi na ng pagpo-promote ng Lord kay Peter. Meron siyang revelation that comes from above. Meron siyang great declaration kung sino si Jesus. At then ngayon, nasabi naman niya, sa pamamagitan ni Jesus, itatayo yung kanyang church. Tingnan niyo po doon sa bandang baba. Sa bandang baba noong ikinukwenta niya yung prediction about his death. So from time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, chief priests, and teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life. So kinukwento ito ni Jesus. Verse 22, Peter took him aside and began to rebuke him, never, Lord. He said, this shall never happen to you. So mga kasama, yung pong attitude ni Jonah, yung pong attitude ni Peter is the same. Because they don't understand God. They operate on emotion, they operate on the way they think, and they operate on their self-will. Pakisabi sa katabi, yung sarili ang sinunod. Sabi niya, Panginoon, hindi maaaring ikaw ay mamatay. Bakit? Meron siyang relationship. Bakit? Mahal ni Peter si Jesus. Bakit? Merong naiisip na mas maganda si Peter kaysa doon sa Diyos. So tingnan niyo po kung ano yung sinabi ni Jesus kay Peter. Jesus turned and said to Peter, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have the mind. You don't have in the mind the things of God, but things of men. Mga kasama, ito ho yung problema ng sangkatauhan.
hindi maunawaan ng Diyos. Kaya po, sabi sa kanya, ni Jesus, Peter, get thee behind me, Satan. Kapag hindi mo pa pangyayarihin ang gusto ng Diyos, may demonyo sa'yo. Come on! Come on! Pwede bang bigyan natin ng clap offering ang Lord ngayon? Sabi ni, hindi si Peter ang sinabihan. Remember this, hindi si Peter ang sinabihan, Pedro, demonyo ka. Hindi ganon. There is an evil influence to Peter to hinder Jesus to accomplish the will, the way of God. So kaya ang ni-rebuke ni Jesus, it is not Peter, but the influence of Satan in the life of Peter. Kaya mga kasama si Jonah, meron siyang influence ng enemy. Ayaw niya mag-preach. Kaya lang si Lord talaga, He is a gracious God. Kaya nangyari pa rin ang gusto ng Diyos because of His supreme power and authority. So sinusunod ni Jonah yung kanyang self-will. Ganon din titong si Peter. Ayaw pa pangyarihin yung gusto ng Diyos. Anong ibig ko sabihin mga kasama, mga kaibigan ngayon? Ayaw ng kaaway na magawa mo kung anong pinagagawa ng Diyos sa'yo. Gusto ba ng kaaway na makapag-open ka ng cell? Ah, gusto ba ng Panginoon na makapag-open ka ng cell? Ayaw ng kaaway niyan. Gusto ba ng Panginoon na makomplete mo yung iyong team? Ayaw ng kaaway yan. Gusto ba ng Panginoon na yung inyong cell group maging masaya kayo palagi? Lagi niyo makita ang maganda? Ayaw ng kaaway yan. Kaya ipakikita sa'yo lahat ng pangit, lahat ng hindi maganda, yan ipakikita sa'yo ng kaaway. Tandaan nyo mga kasama, you need to understand God. Don't have the things sa mind mo na hindi galing sa Diyos. So, sabi nung verse, sabi niya, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the mind of God. But, the things of men. Alam nyo, si Peter, mahal po yan ni Jesus. Mahal na mahal ka ni Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ni Jesus. Pero yung mahal ni Jesus, siya ang ginagamit ni Satanas para kay Jesus. Kaya kung sino ang mahal mo, yan ang gagamitin ng kaaway para sa'yo. Kaya lang, dapat marunong ka mag-discern. Pagka hindi na nito pinasusunod ang kalooban ng Diyos, inaalok niya, hindi, huwag na tayo mag-sell. Hindi, huwag na tayo mag-open ng sell. Huwag na tayo mag-win ng soul. Huwag na tayo mag-disciple. Huwag na tayo mag-crisis. Get thee behind me, Satan. Huwag kayo mag-associate doon sa mga bagay na hindi nag-accomplish sa will ni Lord. Get thee behind me, Satan. You need to understand God. Mga kaibigan, mga kapatid, pwedeng close kayo niyan, yung mga taong malapit sa'yo, pero hindi i-accomplish kung anong gusto ng Diyos. Doon lang tayo sa ma-accomplish natin ang gusto ng Diyos. Kasi ang buhay natin dito, kanya-kanya, hindi naman tayo sabay mamatay. Kahit pamahal na mahal mo yan, talaga may mauuna sa inyo. Pero siguro, isa lang sigurado, yes, mamamatay tayo lahat, pero sa langit tayo magkikita. At magkasama tayo, ginawa natin ang kalooban ng Diyos. Sinunod natin kung anong kalooban ng Diyos. Mga kasama, mga kaibigan, paalala sa bawat isa sa atin, you need to understand God. There is no question of loving God. Alam ko, mahal ninyo talaga ang Panginoon. Pero ang problema lang, minsan hindi natin siya maintindihan. Kaya ang lagi nating babantayan yung relasyon natin sa Panginoon. So, understanding God is very important sa mga bagay na gagawin natin. So, you need to understand who God is. At yun po yung lakaran natin sa buhay po ng bawat isa sa atin. So I just want to pray sa bawat isa. Nandito ngayon. Hayaan natin na ang Diyos mangusap sa atin. Hindi ko kayo kilala personally. Hindi ko rin alam yung personal dealing ninyo with the Lord. I don't know. Pero as your pastor, God has given me a chance to talk to you like this.
Ang gusto ng Panginoon, maranasan mo yung milagro. Ang gusto ng Panginoon, maranasan mo yung kanyang pag-ibig, maranasan ng yung kanyang kahabagan, yung kanyang biyaya, yung kanyang pagpapatawad. Yan ang gusto maranasan ng Panginoon para sa'yo. Your life will never be the same again. Your passion for God and compassion for people will never be the same again. So, ikaw ngayon ang gagamitin ng Diyos sa pamilya mo, ikaw ang gagamitin ng Diyos sa mga kasama natin araw-araw. Paghaharian ng Diyos ang iyong buhay, paghaharian ng Diyos ang iyong pamilya. Just receive that right now. Receive in your spirit, receive in your spirit. Pwede bang pakitaas natin ang ating mga kamay? Panginoon, papapangyarihin namin kung ano ang gusto mo sa buhay namin. Susunod kami, Panginoon, sa iyo. At kung ano man ang dulot ni Satanas, dulot ng kaaway, ng mga evil ideas, evil suggestions, evil affections, O God, and even our selfishness, Lord, tanggalin mo lahat ito, mga bagay na ito. Nagpapaubaya kami, sumusuko kami, Panginoon, sa iyo. Pangunahan mo kami. Salamat po ng marami, Panginoon, sa aking mga kapatid na ito. Mahayag ang iyong kalwalhatian, ang iyong kapangyarihan. At magsimula kami, Panginoon, sa pagsunod namin sa iyo. Sa araw-araw ng buhay namin, Lord, magkaroon kami ng excitement. Sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon, magkaroon kami lagi ng clear vision. In every day of our lives, Lord God, mangyayari kung ano yung gusto mo. Itong sitwasyon na ito, this is not an accident. Lord, we are praying sa mga kapatid namin na may karamdaman. Pinagpe-pray namin sila. We are praying, Lord God, as one for healing in the name of Jesus. Kung may mga mahal kami sa buhay, Panginoon, na mayroong karamdaman, Lord, turuan mong i-evaluate mo kami, Panginoon. I-search mo kami, Panginoon. Baka kagaya ni Jonah na kaya nagkakaroon ng mga bagay na ganito, Lord God, dahilan sa amin. Masyado kami nagiging soulless, masyado kami nagiging selfish, Lord. Masyado kami nagiging emotional, masyado kami nagiging intellectual, but Lord, hindi po kami nagiging relational. Lord, we come to you in humility. Lord, it is all about you, not us. Bless each and every one of us. Kung sino man po may financial trouble, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, maranasan po namin ang financial breakthrough. At kung sino man po, Panginoon, na mayroong problema sa relationship, sa family, Lord, sa pangalan ni Jesus, ikaw po, Panginoon, ang kapayapaan, ikaw ang kaayusan. Lord, gamitin mo ang bawat isa sa amin kasi ang bawat isa sa amin ay instrumento mo. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, maghahayag na iyong salita. Magdadala na iyong presensya. So God, in every places na pupuntahan po namin, Lord, magre-reveal ka ng glory. Use us, Lord God. Magsasalita kami, mamumuhay kami para sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. God bless you. Thank you po, Pastor, sa napakaganda niyong message sa bawat isa sa amin. Nawa, lahat tayo ma-i-apply natin sa buhay natin, hindi lang natin ito marinig. Nagpapasalamat din po kami sa mga patuloy na nagiging tapat sa pagbibigay sa Lord sa tithes and offering. Ganon din po sa mga nasa live streaming ngayon na nagsesend ng starb sa ating page to support our dearest church. Thank you po at naniniwala ko na lahat ng ibinigay natin sa Lord ay ibabalik din po sa atin. Siksik, liglig at umaapaw. Amen! So proud po kami na faithful pa rin po kayo kahit nasa gitna tayo ng pandemic. At hindi lang sa pandemic na dinadanasan natin ngayon, nararanasan natin ngayon, meron pa tayong mga bagyo. But still, nandito ang mga faithful! At yung mga nanonood, syempre faithful din kayo kasi nagtatag kayo, nag-invite kayo, at patuloy kayo na nag-heart dyan sa live stream natin ngayon! Amen! Kaya on behalf of our Pastor Lito and Pastora Tess, thank you for joining us today. At see you next week, family, sa ating Sunday Celebration! And that's it for our Sunday Celebration. We hope that you get empowered and strengthened by God's Word. We hope that you learned a lot. If you enjoyed watching this video, then hit the like and share button to spread hope and encouragement online. Follow us on our Facebook page and other social media accounts. Also, subscribe and hit the notification bell on our YouTube channel to stay updated. We'd love to hear from you and to connect with you so we can pray for you. Feel free to message us and send us your prayer request and the topic that you want to talk about. See you again next Sunday. Make sure to invite your family and friends. Worshiping the Lord will always be our lifestyle.
We may be apart in distance, but we are one in advancing God's kingdom.